Before we start, let's pray. Heavenly Father, thank you for the blessings you give us every day. Sorry for the bad things we have done. Help us to listen to your holy word. In Jesus' name, amen. Are you ready, guys? So let's get ready! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to your heart's broken. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A Christmas I'm thinking of. The memory verse, faithful KOD. Luke chapter 1, verse 37. For nothing is impossible with God. Again, Luke chapter 1, verse 37. For nothing is impossible with God. Great new day, mga KOD. Ako nga pala si Ate Toby. Kamusta na? Kamusta naman ang ating pag-aaral, ang ating pamilya, at ang ating relasyon sa Diyos? Alam kong masayang-masaya kayo, lalo na mas marami tayong oras na kasama ang mahal natin sa buhay. Another great news! We celebrate Christmas because our Savior was born. Do you know that God's people had waited hundreds of years for this event? Let's visit a place that reminds us of babies being born. Ako nga pala ang makakasama nyo sa araw na ito to tell you the exciting Bible story about hope again, about hope. Are you ready? Hold your Bible now and open it in Luke chapter 1. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Noong unang panahon, sa isang bayan na tinatawag na Nazareth, ay naninirahan ang isang babae na ang pangalan ay Mary. Ginagawa ni Mary ang kanyang mga gawain. Mabait siya sa kanyang kapwa at mahal na mahal niya ang Diyos. Ikakasal siya kay Joseph na isang kapintero. Si Joseph ay isang lalaking buhat sa angkan ni David. Isang araw, habang si Mary ay nasa kanyang silid, biglang may lumitaw na isang anghel. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulat si Mary. Sinikap niya na huwag matakot sapagkat hindi pa siya nakakakita ng anghel noon. Kung tutuusin, si Mary ay isang karaniwang babae na katulad mo at katulad ko.
Bakit kaya siya binisita ng anghel? Ano kaya ang pakay nito sa kanya? Mabilis na pinatibay ng anghel sa ang loob ni Mary. Huwag kang matakot, Mary, sapagkat naging kalugod-dugod ka na sa Diyos. Maangkinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magbibigay dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Nalito si Mary dahil alam niya sa sarili niya na di pa sila kasal ni Joseph. Paano siya magkakaroon agad ng anak? Kaya siya ay nagtanong, paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Mary. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon nga'y naglihe siya at ngayon, ika-anim na buwan na ang kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi mapaniwala si Mary at hindi niya alam ang kanyang sasabihin na pagtanto niya na siya ay nanginginig at siya ay nagluhod. Nang makakaya niyang magsalita, sinabi niya na, naniniwala ako sa Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagtapos, umalis na ang anghel. Wow! May pag-asa nga dahil habang tayo ay naghihintay sa pagdating ni Jesus. Mag-obey tayo sa ating Diyos at tiyak pagpapalain niya tayo. Kaya enjoy life with Jesus. Our KOD online. See you next time.